Yung malaking lata, may bato. Isang taon ka ng bata! Kaya huwag ka nang umaasta-asta na mataas-taas, kaibigan. Mabatas-batas ka pa, eh. Basta-basta ka lang iniwan. K.O.T.D. Chainsaw! Huwag ka ng bata! Disrupter is envy? Binilang sa nakarit, kaya narekta sa libingan. Ganun ba yun? Tangina nito, nag-wordplay. Gustong agawin yung titulo. Nagsigawan sila, bakit ginamit mo yung estilo ko? Parang gumaya lang ng thesis to. Oh, magaling ako magbaliktad at alam yun ang misis mo. Ganyan magrebat, ubod ng pagsik, yung banda mas masakit. Hindi ko lang dinaan sa bali-baliktad, tinagtad ko pa ng balik. San pareho tayong di inaasahang makapasok. Sa pakikipagbuno, sa entablado, parehong nagpanhik panaog ang pinagkaiba lang. May katwiran kang masaya ka na sa iyong inabot, habang ako yung mas nagutom lang lalo sa sinakripisyong pagod. Kaya wala akong balak magpatalo. Ba't ako mangingilabot dyan? Kesyo malamig daw doon sa kanilang baryo. Sanay daw na wala tong fan. Aba, mahangin nga tong taga Baguio. Pwes di na bago kung sa naabot yan. Kasi saglit na lang din tatatak sa mga tao, carrot man. Ito na ba, manok nyo? Mahilig din sa kak? Pwes wala tong tsansa. Itlog lang yung porsyento. Habang wala akong paki sa meron o sa wala, basta ako yung hindi nakukontento. Kaya mali kayo sa pagpili ng manok kung si Surambet nyo, kasi kung maladerbi nga tong duelo, tandaan nyo na hindi pwedeng panabong tong hen nyo. Magliribat ka pa, di magmumukhang nagnakaw ka talaga. Takinan to, round ko na. Sumisingit pa yung gagong to. Desperadong desperado to. Wala nang maisip, umulit lang yung angulo. Takinan to. Pareho daw tayong deserving para sa title. Yan ang trato nila sa atin. Pero sa tingin ko ay malayo kung anong pinagkaiba mo sa akin. Kasi kung gutom lang sa battle, nilalamon kong buo bawat kalabang hinahain. Ikaw, nagmumukhang gutom sa battle kasi kung ano-ano dinadalang pagkain. Oo, marami ka na uto. Kahit yung mga gimmick mo ay parang di mo naman yata nabuo. Kasi nagdala ka nga ng Milo, pati Samyang. Pero di pa luto. Ang tanong, nasan doon yung pakulo? Pero seryoso, gumagamit ka pa ng mga product stuff para lang maging habay at yung punchline tatatak. Pwes pinakita mo lang yung kakulangan mo bilang wak. Gumagamit ng props na nasa sachet para lang masabing nasa pack. Doon sa laban nila ni Apex, puro peke kanyang sinabi. Alay daw ni Luni yung kantang biyahe kasi kay Apex nagpapamasahe. Pansin nyo ba laging sabon na mga referensya nito? Champion, Breeze, Speed. Nanggagaya na naman. Sinabi na nga ni Apex, inulit mo rin bro. Yan ay malabong gawin ko. Pero sa bagay, ganyan talaga maghinala yung mga taong di makapaniwala kapag sobrang galing mo. Oo, maraming ang sabon. Pero di ako maglalaba. May baliktaran ding dala. Kasi itong tinuturing mong sabon sa standing mo ang magdudulot ng mantsa. Yo. Sa mga nagdaan ng laban, kapansin-pansin pag umaakto ka, masyado ka yatang nagadala. Yung kalaban parang sinisindak mo pa. Kasi pagtapos mag-4-bar setup,
Lagi mo pang sinusundan ng ha? Kala mo, bigat mo na? Di mo alam, para kang tanga. Ano yon, verse mo na? React mo pa? Ah, kaya pala palakpa ka naman dyan. Di ba yan yung sabi mo sa mga tao nung debut battle mo pa lang? Bandang huli, ikaw pa yung talo. Ikaw na nga tong may desperadong paraan para makakalap ng palakpak sa kapal na mukha pa dinaan. Kaso sadyang pilit yung palakpakan, humantong ka lang sa kapalpakan. Yan hirap sa'yo. Inuuna mo yung yabang. Battle mo kay Fuku Daddy na may mupakot binanatan. Pero baka nakakalimutan mong ganyan na ganyan din yung huling tinumba kong kalaban. Pero real talk, agad naman siyang humingi ng paumanhin at palihim niyang binulong. Na si price tag talaga ang may gawa nun para daw yung hype dumagumbong. Kaya pala nagulat na maraming tenga. Keso yung improvement, umusbong. E paano nga namang di magiging kasurpres-surpresa kung sa sulat ni Surprise yung dumugtong? Ano? Ano sasabihin mo? Ano sasabihin mo ngayon? Tatapusin mo laro sa score na 163-203. Yung setup medyo nice pero nahuli ko yung logic. Ako yung tunay na henyo twice. Kasi yung sulat mo parang barcode. Halatangang merong price. Oo, barcode. Ah, kaya pala madalas kang gumagamit ng mga numero sa lines. Tsaka dinadaan mo lang sa mga pabibo mong galaw. Sabi nga ni Pukuda, malaabayani-bayani ka pa raw. Pero hindi, para sa akin, mas kuhang-kuha mo yung mga pitek ni Kuya Will pag nasayaw. Pero gusto mo ng numero sa setup? Sige, pagbibigyan kita tol, pero sa akin, sapat na yung wordplay. Di na kailangang specify yung score kasi pag ako tumambak sa'yo, di mo napipiliting maghabol. Maiipit ka na lang sa salitang insurmountable. Oo, tambak! Hindi mo na kayang habulin, kampyonato'y di mo na kayang kunin. Pero sige, bring home the bacon, total. Iuuwi mo yung sarili mo pagkatapos kitang babuyin. Pero tong tao gama fratman na umi-NBA reference, pues kahit nasa'yo pa yung ball possess, ito'y tila huling segundo ng 2016 finals. Di na ako kayang talunin pa ng tres, kaya kahit magaling ka pa na scorer, depensa ko pisikal, ako yung pikon mo na kaboler. Pagkasapak, sapul yung teardrop, parang nabuta tayong floater. At speaking of basketball, ito na yung eksena mong tinalon. Tinalo mo nga si Pukuda ng Rionan. Nasa championship ka na ngayon. At ito na ang sumunod na kainan. Sa'yo na nanggaling ang prediksyon. Kaya nga saktong tulad ng Shohoku, di ka rin magkakampyon! Kaya gunggong! Anong mala Benji Paras? Kumadyanteng teknikal, ang dami mo pang kuskus balungos. E naging Benji Paras ka lang naman dyan sa buhok mo. Unti-unti na rin nauubos. Sige, ikaw na yung lirikal. Ako overall performance kung bumuhos. Kaya kung ikaw nga yung teknikal, ako yung nakakadobling puntos. Oo, tinalo mo si Batas. Pero nakianagram ka lang din fittingly. Nakigaya ka lang sa pinaingay kung palabas. Magaling ka lang sa mimicry. Habang ako yung baguhan na mas, tumalo ng malalakas. Isa buhay killing spree. Kaya ako ang tunay na Benji Paras, Rookie of the Year plus MVP. Ginanap. Kaya ako'y nagsuspecha kay Arik. Para makapaghanda ng mas mahaba, pina-adjust yung petsa kay Arik. Sinusulit pandaraya, palibasa malapit siya kay Arik. Tungpusi, alagang-alaga, talagang malapit siya kay Arik. Laging may kawawang nanay. Storya ng tanging yaman. Yeah. Pambababoy ng ina. Yan ang mga ideya niyang panlaban. Pinapagana yung bumbilya gamit ilaw ng tahanan.
pwes, tumatanda ka na rin naman. Malapit-lapit na sa hangganan. Karma'y di matatakasan. Babalik lahat ng ilaw pag ikaw na pinaglalamayan. Kasi puro damay nanay, kakaumay, kakasawa. Puta, nag-FB ka na lang sana. Doon ka tumambay sa samahan ng mga hiwalay sa asawa. Di lang basta kismis. Konektado pa sa punto. Talagang iniwan niya ng misis, kaya nga natuto siya magluto. At nung pinindeho si Damuho sa metal na nakinig, nang di na makaramdam ng kilig at para mapagpag yung ipot niya sa ulo, nakipagbalian na lang ng leeg. Kaya pala laging ginagamit yung salita na ring, baka sakaling masaklolo. Yung bisa ng singsing nila ng asawa niyang nagsolo. Ang masakit siya na niloko, pinagmukha pang bobo. Kasi batas daw ng Pinas pero di nakatanggi sa diborsyo. Kaya huwag ka nang umaasta-asta na mataas-taas, kaibigan. Mabatas-batas ka pa eh, basta-basta ka lang iniwan. Pero di naman siya basta pinalitan. Iniwan siya sa dahilang. Sobrang hilig kasi sa nanay, pinagnasahan pati bienan. Puta, family stroke. Parang battle din bro. Yung wordplay in-apply mo sa relatives mo. Kasi yung batas, kalaguyo ni Bianan, yun ang mother-in-law. Kaya pala ako Rayuma sa tuhod. Sa'yo mismo yan ang galing. At ang pinakabuod, talagang akma kung susumahin. Kasi talo niya, sunod-sunod. Kaya ako nga nasabing siya ay uugod-ugod, pumapangit na standing. Ang huli, nung second sight, nang siya'y lumapit sa hurado, wala ba akong nakuhang round at ang dami pang reklamo? E 76er ka nga, ika ni Sak. At yung sinabi niya, sumakto, Joel Embiid na maangas pero iyake nung natalo. O pareho lang naman tayo. Pero di ako makited. Di rin ako natanggap ng pagkatalo. Kaya nga undefeated. Ako'y nagyabang lamang kunyari. Sadyang ginaya ang ugali nitong puro two-time champ. At kala mo kung sinong hari. E madalas naman ang talo, halos baguhan pa yumayari. Panayabang mo ng belt, puta, loose naman palagi. Sa mga nagdaan na tournament, kinakapos, bumabagsak. Kaya ano pang bisa ng yung belt kung madalas short, nalalaglag. Kaya nung tamang nood ka na lang nung semis, bakas ang tawa sa bibig ko. Kasi average MC ka lang daw, sabi ni Shelly. Overage pagkakarinig ko. Tsaka di nyo ba napapansin? Bihira lang pumunchline ng madiin. Madalas kinukumpara lang yung sarili sa maangas na dating. Tipong tattoo artist ako, chong. Tsaka bahistang magaling. Talaga. Kalbong maraming profesyon. Ako si Johnny Sins. Yeah. Ganyan siya lumetra. Tapos galit yan sa pakwela. Pero yung estilo niya, bumibenta lang pag ginagawang komedya. Kaya simula na ng himayan, tutal mahaba-haba yan. Mukhang makati sa throat, parang good shit na halaman. Suwabe yung approach sa lalamunan gumagapang. Pagsayad siguradong choke, malamang may tatamaan. Kasi sabog, sisilaban sa chongking paraan. Tsak maaalala mo si Spade pag sabong pinalaman. Porke tropa mo si Arik, palagi kang sinasabit. Kahit marami dyan, wala nang interest kung nakalista ka sa bracket o makita na may battle sa mga event at racket. Mukhang mas maigi pa kasi yung mga rookie na may talent. Habang tong mic, iti natabi, total ang hirap na i-market. Oo, laos ka na kasi. Pero sabi ko, palag, tutal si Arik malaki yung salapi na nilapag. Para sa sulat ko nga ani, puta pera na agad. Pagtanggap sa mic money, mga setup ko bayad. Kaya tulad ng laban niya kay Price, yan ay basag din sa akin. Tila sa batang pasaway, siya'y matandang iyakin. Oo, sa simpleng four bars, may sinadyang isalin. Reference ay Rostar kasi itong Mark beat sa akin.
kasi di nagpapabaya to sa laban. Magsulat at sa ulo, pagdating sa handaan, numero uno, kaya parang fruit salad. Kumpleto sa sangkap na di mo madadaan sa luto. Ngayon tapos na ako mang insulto. Dahil may napahiya, hindi malabo at siguro, siya na yung susunod na flip topper na itatampo kay Tulpo. May battle na naman sa Manila at sa lineup na siksik, kaya piling hitman na ng liga, ibang klase raw lintik, kasi tinawagan ni Enigma na may kailangang iligpit. Tanga, may battle lang si Tweng at marami raw bitbit. O, pricing nga pala to. Mula sa kabilang ibayo ay dumami ang inggit, kasi may mga reklamong para makadayo ikaw ang pinakasipsip. O, nakipagbaliktarang ka na naman sa amo na kapwa mo singkit para makasakay sa eroplano, chine-check in ang incheck. At ako'y nagsaliksik pa tungkol sa'yo. Bad trip, kasi pinakinggan ko mga kanta mo. Awit! Yung mga paksa mo, ang deep. Kaso, ang sagwa mo mag-spit. Sobrang off-beat, malabong mag-hit. Yan yung tipong di nahahabulin kahit nakaw yung beat. At ano kung malalim ka sa wika, pare, di ka pa kompleto. Walang saysay ang mga linya kundi ka sumasabay sa tempo. Kaya pag nag-rap, mas nakikita yung pagka-prom din eto. Na tila ligaw nga sa Maynila kasi pawala-wala sa metro. At ako'y magsisingit lang na kwento. Puta, napansin ko lang. Sabi niya kay Invictus, kakaisip kay Barito, baka bumangon si Rico yan. Tang inang estilo yan. Pinilit mo yung Barito sa Bareto, kahit di na magkahango. Yung punto mo ang labo, nag-aaway-away na nga yung pamilya, ba't ginugulo mo palalo? Makapag wordplay lang, punyeta. Talagang pilit yung letra. Tipong tropa niya si Juan Tamad at Harlem, yung skitso, friend niya. At alam niyong food trip lang to sa akin kahit di na ako tumodo. Madali lang din tunawin, dadaanin sa Malboro. Saktong mababalik na sa ilalim tong sinasabing isdang oro. Kasi pagtapos kong makain ay diretso inidoro. Ikaw, sinong naimpluensyahan mo sa inangkin mong stilong baliktaran? A few moments later. Ako yung nanalo sa ulanan, nanulat, natalunan, nayabang. Tangainan to, pangit mo mag-setup para kang tanga. Sino daw naimpluensyahan ko pero ba't nagbaliktaran ka? Talaga palang ang haba mo mag-setup, leche ka. Basta mapahaba lang yung skema, pwede na. Ano, porke kompleto sa detalye, intelihente na? Tanga, ang dami mong sinabing katumbas lang ng etcetera. Kala mo talaga kaabang-abang, sabay suntok na magaang, paasa lang na parabang, inaasahan mo yung job, tas tatawagan ka na lang. Kasi naka... Talagang gulpe na matindi, yung magkabilang pisngi. Hindi ko titigilan hanggat di nabibingi. Ano na, Mr. Reference, magpaawat ka na lang sa Reference. Tulad nung batter mo nung zoning, do you remember? Madaling sumuko tong contender, natatapusin daw yung sur, pero siya yung napasurrender. Oo, nag-shock tong ulikba, nabulunan sa kanyang sariling salita. Mukhang nagka-amnesia, walang ya, na tila nagulat kung ba't napadpad siya sa gitna kasi nasa mid na lang bigla. Pagtapos ko dito sa pabida, sa kontrabida na agad. Pero sabi, nangihigop ng lakas espiritual. Nako, wala nga duda. Total dun sa Jomari espiritu, may hype kang nakukuha. Okay, price tag pa naitira. At ang nakikita niya na sahod, ingay at intriga kasi yung linya daw pasabog. Galawang cashier ang tinarir. Shit, kapal ng apog. Para matunog yung punch, tinitira yung may barcode. Pero ako lang ba nakapansin? Kamukha nito si Jet Li. Pangbakbakan nga siguro.
Pwes yung sipa ko mas deadly, legendary mga moves ko. Di ako macho at basag ulo, pero makikita nyo yung punto na panis tong Jet Li pag nilabas ko pagka Bruce ko. Oo, mala Bruce Li pag kumombo, tsak talsik, liliyag. Ako'y magmumukhang piloto kasi tong Jet lilipad. Tawag niya sa surrogates, surrogates. Para tunog lirikal yung sinasabi. Nililiteral mo yung lingwahe. Anong tawag mo sa gate nyo, gate? E di pumapatol pala to sa kapatid niya na babae. Kasi Krega ate, his own ate. Kaya niya rin mag-time travel, grabe. Pag tinanong to ngayon, anong date ang isasagot yung dati? Pero seryoso, siya'y nakatsamba sa engkwentro. Yung maestro na pabagsak. Pasalamat ka at napatsyempo ka sa inaantok mag-rap. Na halos wala ring tinamo sa mga tira mong pangwak. O sobrang hina ng bato kaya walang tama nung sisak. At doon na nga daw naging class S. Tumaas ang pagkapresko. Porque binoto siya ng judges. Umaasta ng henyo. E wala namang nakuhang knowledge kung susundan yung kwento. Oo, walang silbiyang klases. Tinulugan lang ng maestro. Pero feeling pumalit sa pwesto, siya na daw nasa unahan. Bagong mukha ng dibisyon, sige ngayon, sa'yo na yan. Iluluklok sa posisyon, kaso madugo yung paraan. Pupugutan ko ng ulo tong gustong kumatawan sa Mindanao na di ikaw ang tumatak sa kasaysayan. Niwala kang kasagsagan, nakilala lamang sa bakbakan bilang peke na maestro, nakadikit na sa pangalan. Kaya kahit anong gun bars gawin mo, mananatili kang saksakan. Dickhead, ikaw pa mismo naghayag. Sabi mo kay Apo, damay-damay na lahat sa pangungupal mong hangad. Oo, ganyan siya ka dickhead. Pero sa pananagutan, walang bayag yung anak na nga di pa marunong maglakad. Tinakbuhan na nakaglag. Kaya yung galing mo sa BRB, parang di mo na panindigan. Kung yan na buo mo ng supling, di mo na nagawa pang balikan. Oo, wais ka na sa dami ng naipong karanasan. Ako bagito, baguhan. Pwes makinig at alamin kung sino bang may kaulangan. Kasi ako yung batang bumuo ng isang taon na bara. Paano mo matutumbasan kung di mo nga kinaya yung bata na nabuo lang sa loob ng siyam na buwan? Yung pamagat ng iyong kanta, haring araw nga talaga. Kasi masyado ang pasikat pag sinipat ang sakit ng sa mata. Ipatinamay mo si An Mateo. Meanwhile, ang kalaban mo si Shernan, gumawa pa ng ekstrang ingay, yan babago mong racket. E daig mo pa palyadong missile sa kaka wordplay. Pati babae tinatarget. Yun ang pagkakaintindi niya sa ceasefire. Baklang sundalo, baklang sundalo, madalas pang manghimaso kahit di siya kalaban. Gagawa ng skandalo para sa hinahabol ng kasikatan. Idadamay si ganto, si ganyan. Kaya paanong di magsisigawan? Eh parang commentator lang sa basketball yan. Kada tira, banggit pangalan. Tagasunod parang anino ni Ron Abrat Loon. Sobrang loser mo na yata sa ginagawa mong move. Sabi mo kay Sayan sa ilustrado, siya yung naglagay ng loose. Pwes ikaw naman yung nilagay na taga-serve sa Cerberus. Oh! Pag nagsuntukan tayo, ewan ko lang kung mahabol mo ako. Ayan si Apex. Sa pagkumprota ay takot, pero pagdating sa video, tsaka lang to magdadaldal. Yan yung tipong pagkasuntok, sabay takbo. Pag nakalayo, mga asar. Ikaw ang napili na alipin. Nagpauto ka naman dudong. Nagpauto ka naman dudong. Binilog lang yung utak mong ulangot para gawing katulong. Pero sa utos na mga utuso, mukhang nasanay ka na yata. Pwes mananatili ka ng alalaya. Hindi ka nalalaya. Oo, sinadya kong balik. Oo, sinadya kong laruin.
para ipamukanay ang pagkatao mo'y di na kayang ibahin. Dahil kahit anong laro sa salita pa ang gawin, tandaan mo ngang alila ay alila kahit pabaliktari. Ang lakas mo magbuhat ng bangko, nakikikalong ka lang pala. Habang ako mismo yung bangko, nakatayo sa sarili kong paa. Kasi nagsusulat to ng magdamagan hanggang takipsilim ay maglaon. Kaya nakatakdang lumubog tong haring araw sa nag-ensayo ng maghapon. Sakto naman ako'y may kanta nalilim na sa liwanag mo'y lalamon. Kaya sa huling yugto ng isa buhay, wala nang haring araw na aahon. Hindi, kasi kahit pagsubok ka man sa daan, walang problema. Di ako takot matibo sa hahakbangan kasi baka tinik ka nga. Pwes gagawin kong lukso yung labanan, tutal katapat mo'y lundag lang pagkat talunan ka lang naman. Kaya hindi kakawalan. Si Sir Arik, may pinagbibigay alam. Hindi si Jigs o si Doc Pau, ikaw daw dapat yung nang ibang bansa na lang. Pero ano't ano pa man, malamang umuwi ka na naman na kasawian ng dala. Maging sarili mong magulang, di na makuhang magtaka. Nasanay na sila, kaya kahit baliktarin mo pa ang magiging tanong nila, anak o lakskano, spell it backward o naks, talo ka na. Ay mali, luma na palayaan ko. Parang ambulansya ka naman yung paalis pa lang mabilis. Sa puro ingay pero wala pa rin laman. Samantala pag ako na anak ipagunahan, hindi salita, takbo ng panahon yung pinapabilis. Ngayon isang taon mong dadalhin, ibibigay kong consequence. Ilang buwan matapos tong laban, makikita nyo pa yung evidence. Paglabas ng video, kanyang intro, wake me up when September ends. Kaya sige, matulog ka muna at sulitin ang bagong Oktobre ang magbubukas. Pagkat ang pagkamatay mo sa akin ay ipapaalala pa ng undas, dinalalampas pa ng Desyembre tong paglutas ko ng task ko. Masaya akong pinatay kita sa mga nakaraang buwan, kaya maligaya ang past ko. Ito'y maagang aginaldo, bomba sa regalo. Ika'y sinalubong ko ng pasabog, parang pumasok na ang Enero. Kaya nagsisimula pa lang ako, gusto ko sanang sulitin patubero. Magiging kulang kalang halin tulad ganang mga araw sa Pebrero. Kasi di pa marunong tong bumasa, pero sa Marso may pag-asa. Dadaan ang Holy Week, mag-summer school ka sa mga pabasa. Sasapit ang Abril para sa magigiting, hindi sa tulad mong pinairal ang katamaran. O paano, Labor Day na naman sa Mayo, gago, magtrabaho ka naman. Kasi palamunin pa rin, daig paalagain na bata. Sasapit ang Hunyo, nandi mo pa rin dama ang pagiging malaya. Biglang Hulyo na naman, edadat puntos ko'y madadagdagan. Dahil ang laban na to'y sakin tulad ng aking kaarawan. Pareho ko na kayong pinaghandaan. Ika'y pinatay ko sa kada buwan. Sa bilis ng panahon ay tinangay, oo, sinabay ko sa Agosto hanggang sa di niya mamalaya na Setyembre na ulit. Isang taon ka ng patay. Binigyan ng pagkakataon na sumampa rito at makilala kung sino ang tunay na kampyon ng Kalabarson. Pinupunan mo yung mga pagkakamali sa nakaraang laban ko. Pasensya na, di ako perpekto, tao lang ako. Pero baka nakakalimutan mong yung kilalang tao lang din ang tumalo sa'yo. Nagpapakilala ang hardcore rapper, pero sumisweet lover tong si Mamaw. Nagmayabang pa yan kay Acer na siya'y stick to one pangaraw. Kala mo may nobya? Eh kahit kaluluwa, walang interes sa yung dumalaw. Horrorcore ka, diba? Anong Valentine's mo, mahal na araw? Pero pag mga bara niyan, di nang ibabaw. Sa crowd, nagiging bitter. Huwag mo gawing whack, mga receiver. Kung sa palakpak, madalas kang out of stock kasi nga mahina yung deliver.
At oo, mabigat nga. Pero minsan di naman akma sa kalaban pag nireplay. Kaya mga tugma mo'y di tugma. Parang ginawa mong tu yung GMA. Kaya pala mala TV5 mahina. Literal ngang most underrated ka sa liga. Habang ako, parang logo ng kapamilya. Kasi kita mo naman, kada rounds, pasok yung linya. Isipin mong ito'y eksena lang sa Home Alone. Kaya di ako matatakot sa palabas mo. Kahit magpakasadako ka ngayon, wala akong panahon. Sige, lumabas ka sa dako. Lumabas ka sa dako, banderon. Pero horrorcore ba, ganun? Pwes pag ako, nagpamalas, daig pa 13 na numero. Royal Rumble, iniwan ko 4, napatay higit pa yun sa 13. Kaya kung horrorcore, iyong lakas, laro sa salita ang aking class. Kung trip mo, araw ng patay, sa akin patay ka ngayong araw. Ito ng pagpanaw mo't wakas, kaya matapos mamaalam sa isa buhay tong ungas. Anong pakiramdam? Malamang sad, no? Kasi binaliktad ko yung undas. Kaya wala na tong horrorcore. Inilibing ko na total sa underground ka mas pabor. Habang manipulado ko ang salita, bawat letra ay control. Kaya ikaw yung nilagay kong tao sa gitna ng ataon. Pamarisan, huwag ka nang magpakaguro. Kung ang mga bara mo ay aral, dapat niyang nasa'yo ang turo. Tulad nung sabi mo kay Luni, kailangan niya pa ng pan sa battle. Linya mong yan, pakisubo. E ikaw nga tong mistulang gumamit ng pan. Kasi lahat ng panalo mo luto. Okay, class. Ang daming minalas, hindi na isahan to. Lakas daw kumain ng swerte, kaya pala ang laki ng tiyan mo. At kung ikaw nga si Harambe, talaga palang delikado lagay ko. Pero ito'y sakto lang sa kwento na may batang dahilan ng pagkamatay mo. Kaya baliwala. Pero bago pa to mapunta sa akin, sinira na ni Jaking to. Kung naparito ka nga para ayusin, sige yayariin ko. Lion King ka lang puno. Lion ng agwat mo sa akin, ikaw ngayon ang alipin ko. Dahil ako'y lion din at mas magahari pa rin ang layunin ko. At yun ang talunin to. Pagpanaw mo, itataga ko sa bato. Para sakto, nagawa ko na rin yung lapida mo. Pero galing daw sa pagkabigutong leon, kaya gutom to ngayon. Sabi ka ng lapain ako. Pasensya, wala akong hilig mag-alaga ng hayop. Di ako magpapakain sa'yo. Wala balat! Ano pa na nga, Asar? Eh, ikaw nga, pangsit. Pangil na may tartar. Bago tong laban, si Sir Arik nagmensahe sa kanya. Fangs, mapapasama ka sa ahon. E di si Gago ang saya. Ba't di mo nakuha? Kala ko ba pag Bisaya, madiin magbasa kasi yung akala mong mapapasama eh. Mapapasama pala. Kaya ito mga susunod kung sasabihin, sana maintindihan mo na. Sa pagkabugbog, bumagsak ka man, mag-uuwi ka ng pasa. Bagahe mo, hindi madadagdagan, pero bibigyan kita ng dala. Kwaderno mo'y wala nang pakinabang, di mo na masusulatan pag ako dyan ang nagbasa. Di ka nga maliligaw, pero pag umuwi kang talunan, tsaka mo malalamang wala ka na pala. Oo, simple lang yung setup, pero di nyo ba nasilip? May hipnotismong nakasingit, bawat suntok bumabakas gamit mga salitang ikaw mismo ang nagdidiin sa isip. Samantalang sa'yo, nakakabwisit. Mga setup mong humaba sa kakapilit. Sa gulo mo gumamit na mga titik, nagiging ines lang at inip kapag inisip. Tulad ng senaryo mo kay Jaking na patungkol pa nga sa sirko. Pero nakakaaburido. Sa sobrang haba ng kwento, yung suntok tsaka lang dumating paglabas pa ng video. Job ko na sa punchline, panoorin mo ako magtrabaho. Kasi pag kumayod na ako, madalas di na naiisip yung oras ng pagkain. Pero kung ikaw nga si Candlelight Dinner, tawagin mo kung lunch break, panis ka na pagdating sa akin. Kaya yung TF, gusto ko sanang paagain. Cash advance na kung sakali. Total sa payat mo na yan, mukhang di rin naman ako mahihirapan na bumali. Ano, nakakapagod ba yung biyahe?
Ba't pumunta ka pa, tol? Nagipit pat naghabol. Sana nag-isip ponger ka na lang na mas piniling mag-awol. Dahil anumang layo ng marating, pang mababang halaga lang ang iyong galing. Tulad niyan, lumalaban ka na sa Manila, pero pang provincial rate ka pa rin. Di mabahilig ka sa overtime. Di ka ba napapagod? Ngayon sa akin ka pa pumasok, pues sariling dugo mo magiging sahod habang leeg yung kinakatot. Kaya permanenteng pahinga yung kontrata mo sa liga. Mapifinish na dahil imbis na isang araw lang yung rest day mo, magiging in peace na. Kaya wala nang halaga. Huwag ka nang umasa pa sa back pay. Ikaw yung bonus ko ngayong last day. Tinrabaho ko yung 12 months bars. Ikaw yung binigay na 13th month pay. Kaya salamat sa'yo bilang regalo sa tulad kong di nagpatalo sa pagsusulat, naging banat na empleyado. Di ko porte ang housekeeping pero hilig maglampaso. Basta ako employee of the year buong taon, naging malinis magtrabaho. Pwes wala akong bilib. Yung champion na walang choke, tapos nyo nang marinig, eto champion din na pagdating sa panalo, todo tipid. Oo, nagsusumiksik, hindi sa laman, kundi sa pagpupumilit. Kasi pag nagdo-double time ka, kinakapos. Pabulol-bulol pa yung bibig. Ah, kaya pala mahilig sa bareta na sabon, kasi paputol-putol yung spirit. Pero bukod sa baraha, ang spade ay pala. Patiwarek kung isalpak. Tamang spade ka din pag yung puso mo'y patiwarek kung sinaksak. Pero itim nga ba ang spade? Pwes babaguhin ko ang kulay sa tatak pagkat magkakapula. Ang card na to pagkatapos kung ibagsak. Oo, pula. Sa card, bagsak. Pagdating sa grado, palpak to. Sakto lang para sa'yo, total. Para ka namang repeater na pag-iwanan ka ng mga kabats mo. Kaya tipikal na estudyante, nakikihati na lang sa papel, cheater pa. Mahiya ka namang repeater ka. Yung kasabayan mong si Balakid, teacher na. Palibasa utak daw kasi nito, malawak masyado. Ano yan, nilalakbayan? Gago yung utak mo, sarado. Kaya ako tinanong kung nilalakbayan. Okay. Pero gwapo ka nga bang talaga? Sige, lilinawin ko kasi pogi ka nga. Pero utal-utal ka sa sariling wika mo. Napag-iwanan ka na sa ligang to. Grupong ilustrado sinisira mo. Sa batch 1, pinakamahina to ngayon. Paano ka naging pogi kung puro pangit ang pinakita mo? Pero hayop daw sa galing, yan ang kanta ng ilustrado. Sa pagiging normal, ikay palyado. Oo, hayop sa galing, sumasalamin na wala kang husay bilang tao. At kung usapang ilustrado, mga brutal yan ang makata. Pero naiiba ka yata. Ikaw yung pinaka-immortal kasi ginagawa kang bata. Inaalipin ka nung sayad at balbas saradong mama. Kaya pala hayop sa galing kasi masunurin kang alaga. Kaya dun sa uli kong nakalaban, lumamang ka lang ng konti. Kasi kung siya yung taga-buhat ng case, ikaw naman yung taga-soli. Kami rito binabayaran. Inaabot na nakasobre. Kay Spade lang yung naiiba kasi sa kanya nasa deposito ng bote. Nasa deposito ng bote, pero seryoso. Tingin mo sa akin sa halim pusa. Sige, magpakaaso-aso ka. Total sunod-sunuran ka lang naman. Huwag ka na magpaamo-amo pa kasi hindi ka mabait. Ang sama-sama mo na para kang patong-patong na krimen. Oo, kaso-kaso ka! Mas last, tinabunan kita ng mga bara na tila binibilanggo ko, pero tinanggalan na kita ng bilang, kaya kabilang ka na lang sa mga binigo ko. Gawin natin tong debate. Ilang araw na lang bago ang eleksyon, kaya wala nang cheche bureche pa sa mga detalye. Simulan agad ang diskusyon. Marohas para sa unang tanong. Ba't mukhang kriminal ka na ngayon? Kilala ka pa
namang disente at madaming alam. Dahil ba yan sa galit mo kay Duterte kaya mas pinili mong maging addict na lang? Di ba? Pinatalsik ka ni Shernan Aquino sa administrasyong 3GS dahil sa lakas mong magyabang. Dapat lang sa'yo yan, walang pakinabang, wala ka kasing plata, puro forma ka lang. At may iba tayo't lumingon. Dito kay Mayor Digong. Oo, mala Duterte, pero di ka matapang, manyakis ka lang, tsaka medyo kailong. Ayo, mapunta na nga tayo kay Binay. Pero Dilim, kung sakaling tulad nga ni Binay, maakusahan ka magnanakaw, may maniniwala pa kaya? Kung itatanggi mo, wala. Simple lang, paano ka makakapagpaliwanag kung si Dilim ka nga? Ganto itsura ni Binay pag sanakaw tumaba. Oo, lahat sila ay ginawa kong mga presidente kuno. Kaya tamang lapnos ang balat nitong apat pagkat diluhusan ko ng bagong pakulo. Malamang napansin ng ilan, di na nabanggit si Miriam sa debate, di na naisali. Kailangan pa ba ng defensor? Di na bale, sapat na yung lakas kung umatake. Kaya ako, sa mga kilala niyong mga kandidato, huwag niyo nang ihalin tulad to. Una sa lahat, di naman ako natatakot sa inyo, kaya wala akong balak tumakbo. Dahil muli, muli MC, Dilim. Nga pala, matanong ko lang, ba't di mo magawa ng paraan yung manipis mong katawan? Kung yung sarili mo ang mukha, nagagawa mong kapalan. Pero kahit gano'ng kakapal yan, tusta balat niyan kapag inihaw. Pag sinaksa ko ng barbecue stick tong wais, magiging isaw. Ano, di pa ba malinaw na kahit matalino ka, asahan mo pa din, mahilo ka sa pabali. Baliktad kung lohika, mga linya na pasok, hindi kapos, walang upas. Mga tao, gusto na ng bago, pwes sulat ko ang lutas. Kaya wag mo madaliin, wag kang sabit na masibak. Masulaban sa pader, pwes tibag ka sa aking bigat. Kaya par, wag na mag-rap, magpalit ka na o maglipat. Kasi sa mga sinulat mo, wala akong matalas na masalat. Kaya ikaskas mo man o'y saksak, walang talab sa aking balat. Ano, nakakalito ba masyado? Nakakapanibago? Sige, isipin mong naglaro lang ako ng salita. Pero ang totoo, ikaw ang nilaro ng mga salita ko. Ano ba yan? So paanong paraan mo ko hahamakin sa aking pagiging baguhan? Tuturing mo ko na bata? Pwes nandito ka bilang laruan. Kaya huwag kang magmalaki sa patintero, lamang sa likse yung maliit. Pag tinalunan kita, di yung luksong baka, payat ka, luksong tinik. Diyan mga burda mo sa katawan, tila galing kulungan. O siya, bueno, saktong-sakto, pag pinabagsak ko, yun ang tumbang preso. Kaya huwag mo kong tansyahin. Kung babase ka lang sa tingin, walang dalang lason, pero nakakamatay pag nagpatikim. Wala kang alam sa kung anong kaya kong gawin. Kahit payat ka sa akin, mabababoy ka pa rin. Oo, babuyin. Yan ang papel mo dito, sira ulo. Total mukha ka namang scratch paper dyan sa mga tattoo mo. Ganyan ako magsulat, binubuhos ko lahat, mapang-abuso. Pero sinasapuso ko yung pagsusulat bago ko sinasa ulo. Huwag kang mag-inaso, di binigay ni Anigma tong laban para sa'yo. Isipin mo na lang na alam niyang paborito ko ang bulalo. M-Site, tignan mo, bata mo, alanganin na, lagay niya. Konting baliktad ko lang sa payat na to, sigurado, patay na. Wala kang halaga, binenta ka lang ni Anigma sa paraang di pinagbibili. Kasi bali-balik ta rin man si Bill, wala ka pa rin silbi. Time 90 seconds, disiplinado. Yo! Game, game! Yeah! Yeah! Mga MC lang daw pwede! Straight to sa lahat! Si Rarik, ba't si Saito, pinayagan mo isama yung anak? Yeah! Kung may ganti ng patay, ito yung ganti ng patunay sa hindi ko kasabayan. Agwat ng edad ay halos triple, pero minsan mo na akong ginulangan. Alalahanin mong maigi, kasi ito yung di mo inasahan. Ngayon, kampiyon na ng Cavite, yung dating grade 3 mong kalaban. Match-up na to, nakakagulat. Di akalain ng marami. Ngunit hayaan nyo na puwat, siya hindi na iba sa akin. Tutal, sa Cavite rin namulat, tumukang itim ang salin lahi. So ikaw pala yung tupak na nagpalaki kay Manggi. Pero salamat kay Boss Arik. Ito iniidolo ko po, sir. Lalo nung napabattle to sa English. Isa pa ako nung uhugin. Napanood ko yung battle nyo ni Porzingis. Ang galing mo doon, Scruder. Pero promise, maraming dismayadong ikaw lang makakalaban ko.
Para sa akin, bad trip, di lang nila mapagtanto. Naluging-lugi nga ako sa gantong klase ng anyo. Tipong kahit anong gawin kong tactics, magre-rebat lang ng ganto. De, seryoso, mula nakayapak hanggang nakaangat sadyang laki sa hirap ng Makata. Napalakpakan sa mga drama niyang tahi sa lirikong paawa. Aba, lahat naman alam na yan, sinong di maniniwala. Sa balat pa lang, bakas na yang madidilim mong kabanata. Kasi di ba, iniwan ka ng yung inay, yung aruga di mo nasulit. Ang masakit, pati kalaro humiwalay, nilayuan ka nilangunit. Intindihin mo na lang sight, kapalaran ay iba ang guhit. May mga nanay kasi silang gumagabay, wag daw maglalaro ng putik. Pero sa ito, look around. Iba ka sa karaniwan kahit mula nung sanggol ka raw. Nung niluwal ka, walang nagbago kung ano yung kulay mo sa ultrasound. Oh. Kulay, ultrasound, litrato. Mukhang di mo gets yung same thought. Di ba canon yung apelido? Eh, ba't mukhang hindi to na-develop? Oh, kaya kong sumabay sa patawa nang di sinasakripisyo yung galing, puminsala. Kaya nga sa tenga, tumatanim, masasabing tuligsa ka. At para mas lalong madiin, pa isa pa, huling bara. Itong kabif ko ang itim, sa madaling salita, ulik baka. Game! Game! Sa probinsyano, siya'y minsan ko na rin nakatrabaho. Sa panahon na mabilis, ako'y sumaglit kahit papano. Di tulad mo, pinatalsik, sadyang umalis na ako. Lalo nung nalaman kong sa script, magkakaroon daw ng twist na mag-ama tayo. Sabi ko, ang labo, pero balita ko, babalik daw tong si Gago. Hindi na bilang kontra. Ikaw daw papalit kay Coco, ah. Ikaw si Coco, ah. Kaso mukhang kampo ng kadiliman, halimaw at kaaway ka. Kung ikaw yung leading man, kawawa si Aliana, magiging alay na. Pero sayang, nitong pandemya, madalas maraming napapalingon to. Kasi pag nagsusuot ka na ng mask, parang dalawa yung ilong mo. At di ba nagbe-vape ka? Pero yung ngipin mo mismo, tumututol. Pag ginagawa mo yung bilog, lagi niyang pinuputol. Sa laki niyan, lagi kang nakanganga, daig mo pa nakatunganga. Pag pinipilit isara, parang pigil yung paghinga, aba perwisyo at sumpanga. Nung nahulihan tong si Sight, sintensya nito mas humaba. Binabasahan ng Miranda Rights, di maitikom yung bunganga. Saludo, saludo kay Kesha. WTF, eh. WTF. Yeah! Game! Yeah! Nagdrama na naman ang mga masalimuot niyang karanasan. Pwes, isa lang masasabi ko sa mga pangit mong nakaraan. Sa ito, hanggang ngayon naman. Marami kang labang naging classic hanggang naubos yung antabay. Mula sa wala talaga akong practice, lubusan pang bumagay kasi laging di ka preparado. Abuso parang halay sa pagiging walang ensayo. Dun ka lang nasanay. Binigyan ng oras ng maghanda, irresponsable pa rin. Puro freestyle yung ginagawa mong paumanhin. Sa itsura mong yan, mukhang sumasalamin. Nung ginawa ka ng Diyos, siguro freestyle lang din. Gayun pa man, sa matalinhagang salita, metikulosok at magarbo. Sariling wika na tila hinalungkat pa sa diksyonaryo. Buong akala ng lahat, patriotiko kang tao. Biglang babanat ka lang nang chinupa mo yung Koreano. Ang weirdo mo, Saito. Kaya ka natitimbog dahil sa pinagagagawa mo. Biruin mo, nilagyan mo ng kasang dos yung Nido 3 Plus. Sakto, pinasok ka nang naka-45 kaya bumagsak ka sa 5-0. Huling-huli si Kalbo. Nagsusunog yata ng muscle, nagbabawas ng timbang to. Oo, parang DIY na barbell, yung malaking lata may bato. At isa lang ang aking plus, parehas tayong galing sa Dasma. Laking kalsada at kanto.
Pag sa akin ka, nakachamba, mamamangha mga tao. Samantalang pag ako nagwagi, wala lang. Wala namang bago sa tulad mong laging tirang bitin pag sumalang sadyang sanay na sa talo. Yan na ba yan? Ano sabi niyo? Mot! Flip top! Mot versus Saito, mag-iayos pang best para sa kanilang pareho. Ang boto ng Urado, 5-0, mag-iay para kay... I can hear the demons call when they do what they do. And I-